What's up mga ka-homestead? Ito na naman po ang inyong Pinoy Homesteader na si Sig Agustin. Sa video pong ito, pagkukumparahin po natin ang Rhode Island Red sa ating Philippine Native Chickens. Pero bago po yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe po and hit that notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga susunod nating mga videos. Ibabalita ako rin po sa inyo na magkakaroon po tayo ng giveaway. Excited po ako para dito dahil ito ay aking pasasalamat po sa inyo na mga nanonood at sa mga subscriber po natin. So tutok lang po kayo, hintayin nyo po yung mga susunod nating videos for the announcement. Ang i-giveaway po natin ay makakatulong po, lalo-lalo na po sa mga magsisimula po na kanilang backyard chickens. Hindi ko na po patatagalin tong video, so tara, umpisa na po natin yan. Eto na po, disclaimer lang po ulit tayo. Lahat po ng babanggitin ko rito ay galing po sa aking research, sa pagbabasa po at sa aking sariling karanasan. Umpisa na po natin sa ating Philippine Native Chickens. Bali, ang Philippine Native Chickens po is consider po natin na dual purpose dahil napapakinabangan po natin ang kanilang itlog at kanilang karne. Samantalang ang Rhode Island Red naman din po is dual purpose dahil maganda po ang kanilang egg production at the same time po maganda rin po ang kanilang karne. Bale sa history book po, ang Philippine Native Chicken po ay galing sa ating mga gubat o maating mga bukid. Ito po ay tinatawag din pong Red Jungle Fowl na marami po yung strain na Banaba, Bolinao, Zampen, Basilan, Parawakan at kung ano-ano pa po. Pero ang pinakakilala po is yung Darag. Samantalang ang Rhode Island Red naman po ay galing sa Italian Leghorn at Oriental Malay. Ito po ang nakalagay sa kanilang history record. Sa Pilipinas po, dalawang klase po ng Rhode Island Red ang kinikilala po natin. Ito po yung heritage at yung industrial. Sa kanilang itlog naman po, ang Rhode Island Red ay nagbibigay ng large brown egg kung saan po nakapag-produce po sila ng 5 to 6 eggs a week. Samantalang ang native chickens naman po ay nagbibigay ng small to medium size na cream egg. At nangingitlog po ito ng 18 to 20 per clutch. Saka po sila maglilimlim. Kaya naman pong ugali, ang native chickens po ay masyado pong malipad o tinatawag po natin sa English na flighty. Ang kagandahan po nito ay nakakaiwas po ito sa predator dahil sa ilap po nila. Sila rin po ay napakataas ng tsansa na maging broody o yung nakakapagpalimlim po at nakakapagpapisa po ng kanilang itlog. Samantalang ang Rhode Island Red naman po, ang ugali po nito ay masyado rin po siyang agresibo, lalong-lalo na po sa mga iba pong lahi na kasama niya sa flock. Pero kung malawak po ang inyong ranging area, wala po kayong ikakabahala dito. Ang Rhode Island Red po ay mababaan tsansa na maging broody o yung nakakapaglimlim po o nakakapagpapisa po ng kanyang itlog. Base po sa aking karanasan, nagpalimlim po ako ng isang Rhode Island Red. At nakapagpapisa naman po ito, pero mababa po ang hatching rate. Mapag-usapan naman po natin ang kanilang karne. Magbabase po tayo sa aking karanasan. Ang Rhode Island Red po na karne is tougher. Ibig sabihin po, matagal pong palambutin. Dahil na rin po, mas malaki po ang frame o pangangatawan po ng ating Rhode Island Red kesa sa ating native chicken. Base naman po sa lasa nito ay mas malasa po siya. Ikukumpara po natin sa ating mga broiler chicken sa market. Samantalang ang karne naman po ng ating native chicken ay madali lang pong palambutin. Dahil na rin po siguro mas maliit ito kesa sa Rhode Island Red. Isang kagandahan pa po sa karne ng ating native chicken ay yung distinct po na lasa na hindi po natin mahanap sa ibang manok. Isa pa po dito ay ito po ay healthy dahil less po ang taba nito at less din po ang kolesterol dahil nga po sila ay free ranging.
ayon po sa kasalukuyan na presyo ng ating live weight na native chicken. Ito po ay po may presyo ng 90 per kilo. Mas mataas po kumpara po sa nagdaan pong mga taon. So yun po, yun naman po ating dalawang uri ng breed na pinagkumpara po natin. At mas pinopoint out po natin sa video po na ito ang kanilang egg production at meat production po. Kaya naman po sa mga mag-uumpisa pa lang pong mag-alaga ng manok, sana po nagkaroon po kayo ng idea kung ano pong gusto nyo na maalagaan. Dahil ito po ay nasa inyong desisyon pa rin po kung ano po talaga ang inyong pangangailangan. Big shoutout po pala sa kasamahan ko pong nag-YouTuber na si Wandering Soul para po sa ating video clips ng ating Philippine Native Chickens. So kung hindi nyo pa po na-check ang kanyang channel, paki-check na lang po, napakaganda po ng kanyang channel. At ibang vibes po ang ipaparamdam niya sa inyo. So check out po, Wandering Soul, subscribe. Hanggang dito na lamang po muli itong video na ito. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. At sa muli, ito po ang inyong Pinoy Homesteader na laging nagsasabing, Happy Homesteading!